We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Masantos, yakabwasan! Naimbaga bigat! Maya papak mga kapuso! Good morning, North Central Luzon! Mga kapuso, galaw-galaw at salubungin natin ang umaga ng may ngiti at puno ng pag-asa. Kami ang katropa nyo na makakakwentuhan tuwing umaga. Pag-usapan natin at himayin ang mga mahahalagang lokal na balita. Ayan, syempre, marvelous Monday to you, partner. Sobrang excited na ako, mga kapuso, sa ating panibagong linggo. Nako, partner H, siksik-liglig na naman tayo sa mga kaalaman at mga impormasyon dito sa Mornings with GMA Regional TV. Katulad na lamang, sa Sarat, Ilocos Norte, yung kanilang produktong gawa sa nyog. At sa isang paaralan doon, meron silang programang tinatawag na Buyuboy Artifact. Ating alamin ang tungkol dyan kasama ang SPG Advisor ng Sarat Central School na si Ma'am Maria Isabel James. Totoo yan, sobrang exciting. At syempre mga kapuso, dobling musical treat naman ang hatid namin sa inyo dahil hindi lang isa kundi dalawa ang maghahandog ng musika sa atin mamaya. Abangan ang twin instrumentalists ng Abulog Cagayan na sina JC at AC Morales. At makakasama rin natin mamaya ang 37-year-old Cordilleran mixed martial artist para pag-usapan ang kanyang 1X journey na ginanap sa Singapore. Walang iba kundi si Edward the Landslide Folayang! Ayan, partner, nabanggit mo na lang din, ano, mainit-init pa. Mainit-init pa yung tagumpay na iniuwi ni The Landslide para sa bansang Pilipinas. Proud. Siyempre, mga kapuso, napag-uusapan ang mainit, kailangan ng konting pampalamig. Kaya naman, dahil ramdam na ang pag-init ng panahon, bida na ngayon ang mga iba't ibang pampalamig. Tara na't magpalamig muna with Creamy Halo-Halo na hatid ng home cook and entrepreneur na si Buzz Aldrin Umipig mula Urdaneta City, Pangasinan. Mangantila! Good morning mga kapuso! Ang ating isi-share ngayon na recipe ay bestseller sa aming shop at patok na patok ngayong summer. Ito ang Creamy Halo-Halo. At ito naman ang mga sangkap na ating gagamitin. At ito ang mga sangkap na kailangan natin ilagay sa baso. Una, ilagay ang black pepper. Pangalawa, ilagay ang milk egg pudding. Pangatlo, ang ating fruit jelly. Sunod, ang ating ubi jelly. Ang ating sweet banana. Ang ating nata de coco. At ang ating ubi. Pagkatapos natin ilagay ang mga sangkap sa baso, kailangan na natin gumawa ng ice creamy blended. Una, ilagay ang ating buttered milk. Pangalawa, ilagay ang ating smoothie base milk. At syempre, ang ating yellow. After natin ilagay lahat dito, kailangan na natin siyang i-blend ng 1 minuto. At ready na ang ating creamy halo-halo. For more updates, paki-like and follow ang aming page, Exotic Cafe Urdaneta. Maraming salamat po!
Ngayong umaga, sabay-sabay nating silipin ang nakakabilib na proyektong ginagawa sa isang paaralan sa Ilocos Norte dahil sa paggawa nila ng buyuboy at iba pang kubyertos na gawa sa baon ng niyog. Para dito, kasama natin ang isang advisor mula SPG Sarat Central School na si Ma'am Maria Isabel James. Naimbag, abigat, Ma'am Isabel, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Naimbag, abigat, Met, Sir Harold. Magandang umaga po sa lahat, lalong-lalo na ang mga taga Ilocos po. Ayan, syempre, kumusta po dyan sa ating mga kapuso sa Ilocos Norte? Ano po? Ma'am Isabel, kumusta ho bang umaga natin dyan sa Sarat Central School? Awa ng Diyos po, Sir. Busy po kami sa pag-prepare ng aming face-to-face classes. Mm-hmm. Hopefully, maaprobahan na po ang aming permit upang kami ay magkaroon ng face-to-face classes. And at the same time, busy din po kami sa pag-i-implement ng sustainability project ng aming Supreme Pupil Government, which is the Buyuboy Artifact Battling COVID-19 Through Cultural Revival and Call for Recycling. Nakakabilib naman talaga. At nabanggit niyo rin ho yan, Ma'am Isabel, marami po ang naiintriga sa buyuboy na ito. Ma'am Isabel, ano ho ba yung buyuboy at papaano ba ito ginagawa? Sir, ang buyuboy po ay ang kauna-unahang eating and drinking parapernalia ng mga sinaunang Pilipino, lalong-lalo na ang mga Ilocano, na ito ay galing sa baon ng niyog. Mm-hmm. Sa pagkakaalam po natin, ang Sarat, Ilocos Norte, ang tubig capital ng Ilocos Norte. Ang tubig po ay isang native delicacy na gawa po sa niyog, na at ito ang kanyang main ingredient. Kaya po marami po ang discarded na coconut shell sa aming bayan, kaya napag-isipan po namin na gawin itong proyekto. At the same time, marirevive po ang forgotten culture ng mga sinaunang Pilipino, lalong-lalo na ang mga Ilocano po. Oo, nakakabilib po at very timely. Kung masasabi ko po ano, na ganyan ang ginagawa ninyo, syempre ayaw naman nating sayangan yung mga produkto ng kalikasan. Kaya napakaganda po ng inyong ginagawa, Ma'am Isabel. At syempre, kailan nyo ho ba at bakit po ninyo naisipang gawin ang proyektong ito? Naisipan po namin gawin ito po, Sir, gaya po ng sabi ko, upang ma-revive ang forgotten culture ng mga Ilocano, magkaroon kami ng recycling project. Mm-mm. Kasi po, di ba, bawal po ang magsunog para sa ikabubuti ng ating kalikasan. Mm-mm. Kaya napag-isipan po namin i-revive itong gamiting eating and drinking paraternalia ng mga taga-Sarat. At hindi lang yung mga taga-Sarat, balak po namin i-expand po ito sa buong Region 1 kung may pagkakataon po. I'm sure dahil maganda po ang layunin ng proyekto na yan eh, talagang hindi mag-aatubili ang ibang mga lugar na i-adapt yung ganyang pong gawain. Ma'am, sino po yung nag-spearhead ng project na yan? Ang nag-spearhead po dito, Sir, ay ang Supreme Pupil Government ng aming school with the guidance of yung una po naming principal na si Sir Jess Juan Y. Villaluz. Apo. At si Sir Jess po kasi ay na-promote. Kaya ang bagong principal namin po ngayon na si Dr. Edna Agbayani ay gusto niyang i-sustain yung proyektong ito. Kaya sa panahong ito, Sir, ay abala po kami sa pag-e-expand ng aming proyekto. Kami po ay nagpupunta sa mga barangay, mga private organizations. Ayan. At syempre, Ma'am Isabel, sa pamamagitan po ng paggawa ninyo ng proyekto na ito, ay naipapaalala natin sa bagong henerasyon ang mga yaman ng kultura ng Ilocos Norte. Ano po yung mensahe ninyo sa mga nanonood sa inyo this morning upang huwag kalimutan at lalong pagyamanin ang kultura natin? Sa mga katulad kong Ilocano, dapat po nating ipagmalaki ang mga kayamanan na anumang meron sa ating bayan. Mm-hmm. Ma'am Isabel, maraming salamat po.
sa inyong oras at sharing this morning. We are very proud po sa lahat po na ginagawa ninyo para po mabuhay ang kultura, lalong-lalo po dyan sa atin sa Ilocos Norte. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat. Diyan lang po kayo mga kapusong. Babalik ang mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hinangaan ng marami ang galing na ipinakita ng 37-year-old Cordilleran mixed martial artist matapos magwagi via unanimous decision sa 1X card na ginanap sa Singapore. To join us this morning, let's all welcome Edward the Landslide Folayang! Naimbagabigat, Edward, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning, CJ, and good morning sa lahat po ng nanonood dito sa morning show natin. Unang-una sa lahat, congratulations, Lakay, sa naiuwi mong tagumpay para sa ating bansa. Kumusta naman ang naging experience mo sa laban na ito, Edward? Well, salamat. Naging maganda yung experience natin dito sa laban na to. Siyempre, unang-una doon na kaharap natin ang isa sa pinakahangaan na striker sa mundo ng Muay Thai, si Genuine Parr. Mm. At marami akong matutunan doon sa laban. Unang-una, paano nila talaga gustong tapusin yung laban as much as possible. And yun yung mga bagay na natutunan ko dito. And of course, yung pakiramdam na makaharap ang isa sa mga pinakamatagal na champion sa mundo ng Muay Thai. Okay. Lakay, alam naman natin na bago ka sumabak sa mga laban mo, meron ka mga pinagdadaan ng mabibigat na pagsasanay. So, kumusta bang inyong trainings, especially sa Team Lakay, para ma-maintain mo yung agility at yung lakas mo? Sa amin talaga sa lahat ng laban talaga pinaka-importante yung preparation, and sa Team Lakay ang ginagawa namin talagang we invest a lot of our time dun sa training. Bale sa morning either tumatakbo kami or nag-detrills kami. And then sa afternoon, sa gabi naman, more sa sparring ganun, more sa kung paano namin i-implement yung game plan namin for the fight. Okay, bilang isang dating one lightweight world champion, ano yung karanasan na tumatak sa'yo sa mga laban mo before? Yung pinaka-experience na ay yung sa pinaka-tumatak na experience ko nung kinalaban ko si Shinya Ayuki. Kasi isang legendary fighter din to eh. Tapos syempre, going into that fight talagang ilan lang talaga yung parang naniniwala na matatalo ko siya. And yun, na-prove naman natin talaga na alam mo, if you believe in yourself and you put God in everything that you do, walang imposible talaga sa kanya. Okay, nanalo ka nga against Muay Thai legend and 10-time world champion si Genuine Parr. Bilang isa kang wushu specialist, ano sa tingin mo yung naging lamang mo sa laban na yon? Well, tingin ko yung naging lamang ko doon sa laban na yon, yung unpredictability ng mga tira natin. Siyempre, knowing doon sa sport nila talagang more na napipredict mo kung ano yung ibabato ng opponent mo. And yet, coming into a wushu background, mas maraming area kung saan darating yung shots ko, gaya ng mga spin kicks ko, ganun, and mga side kicks. So, siguro yun yung parang naging advantage ko against my opponent.
Okay. Lastly, Lakay, sa dami ng laban na inyong nasalihan at of course na experience, how do you share your skills naman to the next generation? Ano ang mensahe na may bibigay mo sa mga aspiring mixed martial artists and fighters? Oh, sa akin, oh, pinaka-importante yung may mga laming mentor tayo, oh, mga sumusunod sa yapak natin na magiging champion in the next generation. Sa akin, I am happy na alam mo yun, may inspire ka through doon sa ginagawa natin, yung pag-training natin. And of course, competing in this area. At saka yung nagbibigay tayo ng advice talaga dun sa mga martial artist na kung ano yung tama at dapat nilang gawin para maging champion sila. And pinaka-importante yung we give a good example for them. Alright, agyaman ang Lakay. And again, congratulations and ingat lagi ha sa mga laban mo. Thank you so much, CJ. Tutok lang mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ngayong umaga, dobling musical treat ang hatid sa atin ng kambal na instrumentalists mula Abulog, Cagayan. Kilalanin natin sila at ang kanilang musika, mga kapuso, JC and AC Morales. Ayan, grabe, napakagandang performance kaagad ang ating natunghayan mga kapuso. Well, once again, good morning sa inyo, JC and AC, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning din, kuya. Ayan, kumusta naman ang ano? Kumusta naman ang inyong morning dyan sa Cagayan? Init na, no? Okay naman ako. Medyo mainit-init. Ayan, syempre, ang tanong natin ngayon, dahil nga, well, apparently, kambal kayo, pero kailan ba kayo nagsimulang tumugtog? Nung ano po, second year high school ata. Kuya, yung tatandaan po namin mga second year high school po. Kasi medyo uso-uso pa yung mga gustong matuto mag-gitara namin. Kaya napasali rin po kami. Ay, pero syempre, baka nalilito yung mga kapuso natin, JC and AC. Asan si JC? Taas ang kamay. Opo. Ayan si JC mga kapuso. And si AC, of course, yung isa. Ano yan? Sabay ba kayong natuto, JC and AC? I'd like to ask this kay AC. Sabay ba kayong natuto ni kuya mo? Kuya talaga, diyan sa pagtugtog? Nauna po ako kasi tinuturuan ako ng ate ko dati kasi naiinggit ako sa kanya. So sabi ko, ang ganda mag-gitara eh. Ngayon, naiinggit din siya sa akin. Ngayon, tinuruan ko siya. Pero this time for JC, kung ikaw ang tatanungin, ano ang pinaka-paborito mong tinutugtog na instrumento dun sa mga nabanggit mo kanina? Gitara po talaga kasi dun po talaga ako ngayon lang ng todo-todo sa ng gitara po. Ayun naman pala. So, how about you, AC? Anong favorite mo? Dati po is more on sa guitar pero nung natuto ako mag-piano yun na medyo na-addict na din sa pagpa-piano. Nakakatuwa naman kayo na talagang sabay na kayong pinanga, kumbaga sabay kayong lumabas
at sabay kayong namumuhay at sabay kayong natuto at sabay niyo rin ginagawa yung passion ninyo. At dahil nga sa hilig ninyo sa musika, and I'm sure, sabi nga, eh, hilig din ng family ninyo ang music. Tama ba yun? Opo. And with that, supportado nila kayo. Sa paanong paraan nila kayo sinusuportahan? I'd like to ask JC. Kagaya po nito mga cellphone namin, ha? Maano pa po to, ha? Hindi pa po siya masyadong matagal dito sa amin. Kakalos kakabili lang po ng mga yan. Sobrang suporta po nila sa amin. Binigay po yung mga kailangan namin para magsimula as a band po. Meron pa rin ba kayong ibang mga kagrupo ngayon that you play with? Or kayong dalawa munang talagang tandem? Meron po. Meron po mga bandmates. Actually, tatlo po yung banda namin dito. May banda kami ng mga adults, tapos yung SK, isang kunyang kabataan na band namin, tapos yung youth ministry po sa simbahan. Ayun. Pero I'm sure, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, sabay kayong tumutugtog, di ba? Ano yung mga pagkakataon na magkahiwalay kayong tumutugtog? I'd like to ask si JC muna. Pag tanghaling tapat po, tapos nag-aaya ito tumugtog, eh sobrang init, tapos tinatamad po, kaya nagsusulo siya. JC and AC, sa journey nyo na ito bilang mga musicians, ano nga ba ang mensahe ninyo o promise ninyo sa isa't isa, ha? Dahil you are in this journey together, I'd like to ask JC first, anong message mo kay AC bilang katandem mo sa iyong musika? Sabay po kaming, kung papala rin, sabay kaming sisikat. How about you, AC? Anong mensahe mo kay brother? Magpa-practice ng magpa-practice hanggang sa pumaling po. Go beyond your limits. Ganda. At syempre, I'm sure bigger things are ahead. I'm sure you will be having a more wonderful music in the future. Pero syempre, mag-ingat kayo palagi. Maraming salamat sa inyong mga oras. JC and AC, God bless you. Thank you po. God bless. Naniniwala ang mga guro ng Sarat Central School, gaya ni Teacher Maria Isabel James, sa kahalagahan nang mayaman na kultura ng mga Pinoy. Patuloy lamang ito upang mas tangkilikin pa ang sariling atin. Tama yan, at syempre naging daan naman ang talento ng kambal na sina JC at AC Morales para mas magkaroon pa sila ng bonding time. Suportado rin nila ang isa't isa maging sa kanilang mga pangarap. Patunay naman na ang galing ng Pinoy ay pang-worldwide. Dahil sa naiuwing karangalan at tagumpay ni Edward the Landslide Fulayang at ng Team Lakay, nagsisilbi rin siyang inspirasyon ngayon sa mga aspiring mixed martial artists. At dahil dyan mga kapuso, we will make your mornings more wonderful. It's now time for Hashtag Morning Feels! You can accomplish by kindness what you cannot by force. By Publilius Cyrus. Hashtag Morning Feels! Maraming salamat mga kapuso sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga bahay. At welcome kayo lagi dito sa Mornings with GMA Regional TV. Maaaring mapanood ang ating episode sa pamamagitan ng pagbisita sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Mga kapuso, every day is a new beginning and every morning is a blessing. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa Mornings with GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida. Ako naman po Harold Reyes. Buong puso para sa Pilipino. Ingat lagi mga kapuso!